nag-create ka ba ng pangako na galing sa isa't isa? May mga taong pangako ng pangako, hindi natutupad. Pero iba ang pangako ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo na ating napakinggan, ito pong pangalawang salita. Yung isang tulisan, medyo yumayabang, nakapako na nga sa krus, nanghahamon. Sabi nga, kung talagang ikaw nga ang Mesiyas, subukan mong iligtas ang sarili mo at pati kami. Pero yung kapwa niya tulisan, anong ginawa niya? Sinermonan. Sabi niya, ikaw talaga di ka nahihiya. Wala ka bang takot sa Panginoon? Ikaw may pinarurusahang gaya niya. Marapat lang na tayo mapatawan ng parusa dahil sa ating mga walang kakundangang ginawa. Pero itong taong to, ni bahid ng kasalanan, wala siyang ginawa. And then pagtingin niya sa Panginoong Hesus na nakabayubay sa krus, eto ang kanyang bukang bibig. Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. Ito ang pangakong binitawan ng Panginoon sa isang nagtitikang tulisan. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ngayon katuwang, naranasan mo ba ang tumupad sa pangako? O hinayaan mo lang na mangako ng mangako pero hindi natutupad? Sariwain po natin muli ang tunay at wagas na pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng mga pangakong binitawan niya. Today, you shall be with me in paradise. Sa mga mag-asawa, talagang ang pangako, yan ay isang sinumpaang ng wagas na pagmamahal. Ganyan din si Jesus. Ang kanyang pangako, nagkatotoo. Kitang-kita ko ang Panginoon. Ang kanyang pangako na kanyang binitawan ay totoo. At kailanman, di siya nagsisinungaling tulad nating mga tao. Dahil sa pag-ibig ni Jesus, tinanggap natin ang pangako na kanyang binitawan at atin pinanghawakan ang kanyang sinumpaang pangako. Ikaw katuwang, nakarelate ka ba sa pangako ni Jesus? Hi everyone, I'm Coach Res at ngayon po ay tatalakayan natin ang ikalawa sa mga huling salita ng ating Panginoon sa pitong last words ng ating Panginoong Hesus Kristo. Basahin po natin sa Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Sabi sa verse 39, insulto rin si Jesus na isa sa mga criminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo pati na kami. Pero sinaway siya na isa pang criminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarusahan din ng kamatayan. O ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. At sabi sa verse 43, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ulitin ko lang, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sabi sa kantang Reckless Love, ang lyrics na sa chorus, no, sabi niya, oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I am found, leaves the 99. I can't earn it, I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give it
yourself, you give yourself away, and all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Kung iisipin, bakit reckless? Di ba ang pangit ng word na yun? Napaka-negative. Kung sa atin lang, i-describe yun. So, hindi tayo nag-iisip. Di ba po? Pero kung ikukumpara natin sa pagmamahal ng Lord, para ma-describe ang pagmamahal ng Lord sa atin, mas maunawaan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung definition ng reckless? Una, marked by lack of proper caution, and of course, it is a careful or careless of consequences. Parang kung isipin natin, tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, ano man ang kasalanan na gawa natin, namatay pa rin si Jesus Christ para mabayaran ang ating mga kasalanan. Kahit na napakasikip ito sa Father God, pero binigay pa rin niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kumbaga, anuman mga past sins natin, anuman yung mga ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa kanya, still, namatay siya para sa atin. Still, ang pagmamahal niya ay kanyang ipaparanas sa atin. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayo matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. No, sabi dito, ulitin ko, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Wala siyang, alam mo yun, napaka-reckless. Bakit? Kasi, makasalanan yan, mamatay ka pa para sa mga tao. Pero, salamat sa Lord. Dahil kung isipin talaga natin, ganoon na lamang kalawak yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kung babalikan natin yung dalawa, o yung ikalawa sa last word ng ating Panginoong Jesus, tunay na makikita pa rin ng kanyang grace, no? Yung grasya niya sa atin at yung pagmamahal sa atin. Imagine na kahit na nakapako na siya sa krus, ipinaramdam at ipinakita pa rin niya kung gaano kalawak ang kanyang pagmamahal. At mayroon din tayo makikita ang dalawang klase ng kriminal na nasa ating binasa. Ang una, yung kriminal na kasama niya na nagko-question sa kakayahan ng Panginoong Jesus. At yung pangalawa, bagamat na nagkakasala, pero tiyak na kinilala niya o kinilala pa rin niya ang Panginoong Jesus Kristo. Maaari, no, marami sa atin na patanong sa ating sarili. Paano nasabi yun ng Panginoong Jesus? Lalo na, di ba, criminal siya. Tapos, mamamatay na lang. Bakit niya pa nasabi na maliligtas at makakasama siya? No? Makakasama ang isang criminal sa kanyang kaharian. No? So, nakusaan yun nga. Yung isang criminal, puno ng kasalanan, pero isasama sa kanyang kaharian. Ngunit, tulad niya na sinabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino man ang sumampalataya, bagamat gumawa ng krimen, no, maaari na naririnig, di ba? Bagamat gumawa siya ng krimen, yung isang kriminal na kasama ni Jesus Christ, maaari habang gumagawa siya, naririnig niya, no, yung tungkol kay Jesus Christ. Maaari na meron na siyang napapakinggan about kay Jesus Christ. Kaya, no, nakasama niya ito kahit na sa sitwasyon na kung saan napaka-imposible. No, napaka-imposible na, I mean, imagine na meron pang ganong conversation na nangyayari. Pero sa Lord, no, yung pagmamahal ng Panginoon talaga, kahit anong sitwasyon, ipaparanas niya sa atin. Kahit na saan man tayong sitwasyon, kahit na ang dami nating, alam mo yun, ng bagay
lubok na tayo sa mga bagay na makasalanan. Pero ang Diyos, tinatawag tayo. So, ganyan din sa atin. Kahit ano man ang ating nakaraan, hindi ito lingid sa ating Panginoon. Pero hindi rin ito magiging dahilan upang hindi niya tayo tanggapin at mahalin. Sapagkat tanging pananampalataya lang ang ating kailangan. Babalik at babalik tayo sa John 3.16. Hindi natin kailangan ng mabubuting gawa, kundi tanging si Kristo lamang. Ang laging tanong, so maaari pa rin ako magkasala, no? O gumawa ng hindi magandang bagay kahit sumampalataya na ako sa Panginoong Jesus. Tandaan, kung tunay na tayo ay sumampalataya sa Panginoon, hindi na natin nananaising mamuhay ng hindi na ayon sa Kanyang nais. Kaya nga, ang pag-decide na tayo ay magbabago na, ito ay resulta lamang na tunay ang encounter natin with Jesus Christ. Na tunay na nating tinanggap si Kristo. Na tunay yung pagtanggap natin kay Kristo. No, hindi tayo, ulitin ko, hindi tayo maliligtas ng ating good works. Hindi tayo maliligtas ng ating mga kayamanan. Ang tanging sabi lang ni Father God, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibot. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalawak ng grasya at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Lahat tayo nais niya makasama sa kanyang kaharian. Tangi ang pagtanggap lamang sa ating Panginoong Jesus sa ating buhay, ang daan patungo sa Diyos Ama. So, napaka-bless, no? Napaka-bless ng tao na yon na even that he is a criminal, still he experienced the grace of the Lord. At ganun din tayo. Nice ng Lord na maranasan natin yung grasya ng Panginoon sa ating buhay. Tanggapin lang natin. And challenge nga niyan, no? Huwag na nating hayaan na, ano yun? Huwag na nating hayaan na kung kailan matatapos na ang ating buhay dito sa mundong ito, ay doon lang natin tinanggap si Kristo. Sapagkat napakarami na maaari nating gawin para sa kanyang kaharian. Like sharing His words, like showing His love through our lives, no? Gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Ang tanging gusto niya lamang, tanggapin mo si Jesus Christ at tunay na maranasan mo ang tunay na pagmamahal na hindi mo makikita dito sa mundong ito. Kaya kapatid, nais kitang ipanalangin kung ikaw ay gusto mong tanggapin si Kristo, sumunod ka lamang sa aking panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa buhay na iyong pinagkaloob sa akin. Ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita, O Diyos, sa aking buhay. Maging driver ka ng aking buhay. Maging Diyos ka ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya na ipinaranas sa akin. At nawa, maging kagamit-gamit ako sa iyong kaharian. Isama mo ako sa iyong kaharian. Isulat mo ako sa buhay, sa libro ng buhay. Lord God, nais kong ikaw ay masunod sa aking buhay, maitaas. At ikaw lamang ang maging Diyos ng aking buhay. Ikaw lamang ang aking masunod sa aking buhay. Sa gabay ng iyong banal na Espiritu, magawa ko nawa ang iyong nais na makita sa aking buhay, na nais kong mong ipagawa sa akin. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen. Pag-pray naman kita, kapatid. Hallelujah for God. We thank you, we glorify your name. Salamat o Diyos sa mga taong nakikinig ngayon, Panginoon. Salamat sa katotohanan na tunay na napakadakila ng iyong pag-ibig. Kami humingi ng kapatawaran sa iyo kung kami may nagkukulang. Lord God, with your grace, O God, salamat. Dahil kami yung pinanggap, salamat dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang
upang bayaran lamang ang aming mga kasalanan. Salamat Panginoon dahil tunay na Ikaw o Diyos ang nagmahal sa amin even that we are still sinners. O Diyos, nais namin maranasan ang pagsama mo sa amin na iyong harian. At Lord God, I pray for those who pray na nais nilang tanggapin ka nila sa kanilang buhay. Nawa Panginoon, maranas mo sa kanila kung sino ka, O Diyos. Pakita mo sa kanila kung sino ka bilang aming Diyos na tagapagligtas. Bless their family and use them to share your word and use them to bless other people that who surrounds us or surrounds them. Panginoon, nagpatuloy na ikaw ang makita sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos. Yakapin mo sila even in their deepest struggles, Panginoon, ikaw ang manlig nila. Sa pangalan ni Jesus, salamat sa katagumpayan na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. God bless everyone. Taas ang ating mga kamay. Tigit ang ating mga mata. At sabay-sabay nating awitin ang awitin ng mga hawakan. Gawing simpleng panalangin ang awitin ito. Panginoon, lumalapit. Thank you.
pangalan ng mundo ay hinahubo sa Krista Kalbaryo, kami iyong tudusin. Panginoon Jesus, kami iyong hamamin. Panginoon, kami iyong patawarin. Pasalan